Hello everyone! Welcome back to our channel! In today's video ay another care tips ang gagawin natin. But for today ay para sa ating mga beginner na magsisimula at nagsimula na magtanim or mag-alaga ng ating mga houseplants. So nandito tayo sa ating houseplants collection. Mga 10 tips para makabuhay tayo ng mga houseplants. At include na dyan yung sunlight or sun exposure, fertilizer, watering schedule. Yan yung pag-uusapan natin ngayon. At kung gusto nyo malaman kung ano-ano ang mga ito at kung gusto nyo na makabuhay ng mga alaga nyo or aalagaan yung mga houseplants, please keep on watching. Unang-una, bago kayo bumili, isa-search nyo muna yung mga halaman nyo na po pwede or perfect sa paglalagyan nyo. For example, sa area ng paglalagyan nyo ay maliwanag lang or walang gaanong araw or hindi gaanong nasisikatan ng araw. So, ang pipiliin nyo or ang bibilhin nyong mga halaman ay yung mga low light requirements lang ang gusto. For example lang to guys, mga alocasia, ayaw nila ng maaarawan ng todo-todo. Gusto nila mahangin lang. So, kung ang pwesto nyo ay mahangin, tapos maliwanag sa area na yon, so, mga alocasia ang hahanapin nyo. Search nyo muna yung mga halaman na perfect sa paglalagyan nyo para hindi masayang yung pera. And take note, pag beginner pa lang, mas magandang ang bibilhin yung mga houseplants ay yung easy to care or madaling alagaan. Pero meron kasing iba na nagsisimula sila sa pinakamahirap alagaan. Parang natcha-challenge sila doon, pero bihirang-bihira mangyari yon. Karamihan ng mga beginner, ang iniumpisahan niyang alagaan na houseplant ay yung madadali. Next naman, for example, nandun na tayo sa mga garden shop. Mas maganda na ang bibili niyong halaman ay established na. Established, ibig sabihin, may mga ugat na yan. Meron kayong mga halaman na kikita. Kaya lang, maliliit yung pot niya. And yung halaman na nakatanim sa pot na yon ay sobrang laki na. Kailangan mo siyang iripat after ilang days siguro. Or pwede rin naman, sa mga houseplants, pwede rin naman iripat niya yan right away kung sakali na yung nabili niyong halaman ay maliit yung pot pero napakalaki na nung pinakahalaman na nandun kasi hindi siya lalaki. Mag-i-stay lang siya doon and wala na siyang nutrients na makukuha doon sa pinakaloob ng pot niya kasi yung ugat ng tanim or ng halaman na binili ninyo is nandun na sa buong pot. Wala na siyang mga lupa-lupa. Puro ugat na lang po siya. So, next tip naman na i-share ko sa inyo, diba sinabi ko kanina na pag maliit na yung pot doon sa halaman na nabili nyo sa garden shop, kailangan nyo siyang iripat para mas lumaki pa yung halaman. Ang gagamitin nyo, kailangan may drainage or may butas yung pot. Bihira naman yung mga paso na walang butas. Ang importante sa lahat pag maghahalaman tayo ay dapat palaging may butas ang gagamitin nating paso. Next tip naman, kung sakali na yung mga nabili nating halaman ay imported, marami kasi yung mga import na halaman ngayon na hindi natin alam na import. For example, galing siya sa Thailand or sa Holland. Iba yung potting mix na ginagamit sa ibang bansa kumpara dito sa atin. Especially sa mga aroids natin, dapat well-drained yung halaman or yung gagamitin. Example natin tong si Peperomia na nabili ko siya 4 months ago yata pero hindi ko pa siya nare-repot. Ganito yung itsura ng potting mix niya. Ayan. Hindi ko siya nirepot kasi merong perlite yung ginamit sa kanya. Meron kasi ng mga halaman na ang ginagamit sa mga nabibili natin is pure garden soil. Wala na akong maipakita sa inyo noong pure kokopit yung kanyang potting mix. Naripat ko na sila lahat. Ito na lang yung bukod tanging hindi ko nire-repot kasi nga ano siya, okay naman yung potting mix na ginamit sa kanya. At from Holland yata tong nabili ko na Peperomia na Polynites. Kung wala kayong perlite pumice, bili kayo ng rice hull kasi hinihingi lang yan sa probinsya kung nakatira kayo sa probinsya. Or mabili man, murang-mura na kasi dito ang isang sako sa amin is 70 pesos. Kung gagamit kayo ng garden soil, ihalo nyo siya for 40%, 50% ng rice hull para maging well-drained lang yung kanilang potting mix. Next tip na i-share ko sa inyo ay watering nila. Paano mo ba malalaman pag po pwede na silang
Milky Water. Kasi iba-iba yung watering requirement ng ating mga halaman. For example, alocasia, mas matakaw siya sa tubig kumpara sa philodendron. So, iba-iba. Depende pa rin kung ano yung gagamitin nyo or halaman na bibili nyo. For example, mga Mayana, Colyuso, ang ating mga viewers naman dito, karamihan mga taga-Pilipinas, Mayana coleus plants ay araw-araw ang dinidiligan. Minsan, twice a day natin sila dinidiligan. So, iba't iba ang watering requirements nila. Siyempre, beginner pa lang, hindi pa rin natin alam yung mga variety na yan. So, for example, nagandahan lang kayo sa halaman, hindi mo alam, Mayana pala yun, hindi mo alam, philodendron, alocasia, ganyan, sabay-sabay nyo diniligan. Or for example is isang diligan lang kayo. Natatakot kayo ngayon na baka malusaw ang isa sa mga halaman na binili nyo. Ganito yung gagawin nyo. Palagi ko tong inuulit-ulit sa inyo. Palagi ko siyang sinishare sa inyo na pag magdidilig kayo ng halaman, syempre iba-iba yung kanilang mga gusto. Meron ditong madalas gusto ang dilig sa kanila. Minsan naman is ayaw nila ng palaging basa yung potting mix nila. Ganyan. So, ang gagawin nyo, i-check nyo kung ang daliri, 2 to 3 inches ng daliri nyo, i-check nyo siya doon sa ilalim ng lupa or nung potting mix na gamit nyo. Ayan. Hanggang, hindi lang 2 to 3 inches kahit na itong buong daliri nyo, i-check nyo. Pag medyo tuyo na siya or tuyo na talaga yung ilalim, ito yung time na kailangan nyo na silang diligan. Pero pag basa pa, nasasalat nyo pa, nabasa pa sa ilalim, kasi guys, mas nauunang matuyo yung ibabaw kesa sa ilalim. Hindi nyo alam na pag dinampin nyo lang yung kamay nyo, ay, tuyo na siya, kailangan kong diligan. Hindi nyo alam, sa ilalim niyan, basang-basa pa. So, kailangan 2 to 3 inches hanggang doon sa ilalim. I-check nyo kung basa siya. At kung basa, wag muna. Pero kung tuyo na, diligan nyo na po. And then, hayaan nyo siyang tumulo. Yun yung importante. Kaya sinasabi ko sa inyo na mas maganda may rice hull or pumice or perlite ang ihahalo nyo doon sa inyong mga houseplants. Kasi pag tumulo na yung tubig dito, enough na, tama na, wag nyo na silang diligan. Kasi na-absorb na nung water yung buong lupa nun or ugat nun na napuntahan niya na yung ugat ng halaman. Again, before mag-water, check first para hindi naman po ma-overwatered or malusaw yung halaman natin. Dito naman tayo sa fertilizer. Kung gagamit kayo ng mga fertilizer or for example, gumamit na kayo ng vermicast sa soil mix or sa potting mix nyo, okay na yon. Hindi nyo na sila kailangan lagyan ng iba't ibang fertilizer kasi si vermicast ay fertilizer na yon. For example, may extra budget kayo at naglagay na kayo ng vermicast but konti lang doon sa soil mix or sa potting mix nyo, pwede kayong gumamit ng Osmocoat or Nutricoat. Ito yung mga slow release, ito yung mga slow release na fertilizer. Si Osmocoat, pag naglagay ka ng 15 to 20 pieces or 10 to 15 pieces ng Osmocoat sa ibabaw ng halaman nyo, for example, dito na lang tayo sa malapit, sa ibabaw ng halaman nyo, ay tumatagal na siya ng 3 to 4 months. Pakita ko sa inyo yung itsura ng Osmocoat, Nutricoat sa mga hindi nakakaalam. Ito yung itsura ng Osmocoat. Ang Osmocoat ay parang gray ang color niya. Ayan. Halos magkaparehas lang sila ni Osmocoat ng laki. Parang kasing lalaki ng maliit na sabo. Ito naman si Osmocoat. Ito palagi ko rin siyang pinapakita sa inyo para naman may idea kayo kung ano yung itsura nila kasi hindi naman lahat ng ating mga viewers ay alam ang itsura ng Osmocoat at Nutricoat. So, isang yellow, isang gray. Alin man dyan, ang gamitin nyo is okay. Saan ba sila nabibili? Hindi tayo sponsor dito, guys. Gusto ko lang ipakita sa inyo para magkaroon kayo ng idea. Meron sa Shopee, sa Lazada. Hanap na lang kayo. I-search nyo lang Nutricoat. I-search nyo lang ay Osmocoat. Kung ayaw nyo naman mag-Shopee Lazada, meron sa mga hardware. For example, sa Ace Hardware, sa All Home, madami yan. Sa mga gardening section, doon kayo pumunta at alam na nila yan. Dito ko lang sila inilalagay sa top nila. Ayan yung mga bilog-bilog na nakikita nyo. Ay Osmocoat siya. Yung iba dito, Nutricoat. Walang favoritism sa pagdadating. Si Cotton na habulin bubuyog. Walang favoritism pagdating sa
pag-fertilize ng halaman kasi pare-pares lang naman yan. Pero guys, kung gagamit kayo ng liquid fertilizer, kasi merong mga fertilizer na inihalo siya sa water na ipapandilig nyo sa inyong mga halaman, iwasan nyo po na malalagyan yung dahon nila. Kasi masusunog, lalo na pag naarawan. Pero kung katulad ko kayo na medyo matagal na sa paghahalaman at meron akong mga halaman dito na nadidiligan ng konti pag gumagamit ako ng ibang fertilizer or ng liquid fertilizer, ay nadidiligan sila dun sa dahon. Ang gagawin nyo lang po ay ispray nyo ulit siya ng water or banlawan nyo ng water yung mga area na nadiligan nyo ng may liquid fertilizer para iwas sunog na. Hindi natin may iwasan yun habang nagdidilig tayo. Pag sobrang dami na tayong halaman is matutuluan or dito, lalo na yung mga halaman natin na ang dahon is nakadapa, na meron mga ganun eh, lalagyan at malalagyan din natin yan. Pero para makasiguro, balawan nyo ng tubig yung mga area na nalagyan ng liquid fertilizer. Para sure. Next naman na isi-share ko sa inyo ay itong i-check nyo ang mga halaman nyo tuwing summer season. Kasi nag-iiba yung light requirements nila. For example, maliwanag lang sa area na pinaglagyan nyo ngayong mga bermans. Kailangan nyo silang i-check lalo na pag summer kasi nag-iiba yung temperature. So kung doon sa area na yon ay maliwanag sa pinaglagyan nyo before, maaaring tuwing summer is mas matindi yung init na mararanasan nila kahit na naka-filtered lang sila doon. Umiikot kasi yung araw guys, diba? Lalo na sa mga pwesto-pwesto. Kaya naglilipat-lipat ako. Bermans, iba yan. Tapos summer, iba din, diba? Hindi ko ma-explain, pero ganon. Next tip naman na isi-share ko sa inyo ay kung meron kayong mga nakikita mga yellow leaves sa kanilang mga bottom leaves, is natural or okay lang yan or normal lang yan kasi yung mga old leaf na yan ay talagang naninilaw na siya, pero mas marami pa rin yung tumutubo dun sa ibabaw. So tatanggalin nyo na sila yan para yung energy nung halaman ay hindi na rin mahati dun sa yellow. Kasi for example, ito naninilaw na siya, kailangan mo na siyang tanggalin kasi naninilaw na yan eh. Makikihati pa siya sa energy nang para dito lang sa ating mga healthy leaves. Hindi lahat ng naninilaw na halaman is kailangan ng tanggalin. Yung mga tipong ganito na lang talaga, yung nasa bottom leaves, yung may mga ganito na, yan, patay na talaga yan. For example, may dahon sa ibabaw, sa ilalim, tapos sa gitna naninilaw. O pwede yan, gupitin nyo na lang yung mga gilid-gilid. Ako hindi pa ako nagtatry na gumupit dito sa ating glorious. Yung mga yellow sa gilid-gilid is gugupit. Hindi ko pa siya na-try. Pero let's see mamaya. O kaya sa mga susunod na vlog. So next. At ito na yung last. Always check your plants kung merong pest or insects. Especially yung ating mga alocasia, maano yan eh, makuto. At saka si caladium. Pero hindi ko sasabihin lahat ng alocasia. Kasi may mga alocasia ako dito na Sandoriana and Amazonica, sila lang dalawa yung nagpapaliksahan. So anong gagawin nyo pag may pests or insects, aphids, mealybugs ang inyong mga halaman? Kung pwede kayong gumamit ng pesticide, insecticide or fungicide, yun yung once a month or twice a month ko ginagamit. So kung ayaw nyo naman gumamit ng mga chemicals, bulak lang, alcohol, and then i-rub nyo yung mga area na may mga insects. Or water, kung ayaw nyo rin gumamit ng alcohol, water lang na may bulak, i-rub nyo yung mga gilid-gilid. Dahan-dahan para hindi maputol. So, ayun. Yun po yung mga konting tips na nalalaman ko at na-share ko sa inyo. Hindi nyo kailangan o hindi mo kailangan na bumili ng napakaraming halaman, lalo na kung hindi mo pa alam yung pag-aalaga na para sa kanila. Maganda, bumili muna kayo ng, for example, 3 hanggang 5, mag-focus muna kayo doon. So, pag medyo huli nyo ng kiliti nila, bumili ulit kayo ng additional 2 halaman. So, ganyan. Para iwas na mamamatay sila. Unti-unti lang kasi hindi naman tayo nagmamadali sa paghalaman. Kasi kung gusto nyo talaga yung ginagawa nyo, may mga tao talaga na nakikigaya lang. And then, after ilang weeks, kalaunan, sila pa yung mas addict sa halaman. Diba? Pansinin nyo guys yung mga karamihang mga nakigayang maghalaman. Ngayon, mas marami pa yung halaman nila at sila pa yung talagang hoard. Ayun, collect kung collect. Hindi din natin alam na meron tayong mga nadidiscover sa sarili natin na hindi nyo aakalain na, ay,
gusto ko pala nang alaman bakit ano ngayon ko lang siya na appreciate ngayong ganyan-ganyan, may mga pandemic. So ayan, sana nagkaroon po kayo ng idea sa ating isiner ngayong araw na ito at sana po ay nakatulong ang videong to doon sa mga naghahanap ng sagot, sa mga beginner out there na gustong mag-alaga or nagsisimula na mag-alaga ng halaman. Before, meron akong mga ginawang ganitong video pero sa ating mga succulents yon. Dito naman house plants tayo ngayon kasi marami rin po sa atin na mga nag-aalaga ng house plants. May mga nagre-request na gawa tayo ng mga care tips for beginners. So this video is for you at sana po nag-enjoy kayo sa panonood. Don't forget to give it a thumbs up if you like it. Subscribe to our channel, Ken Candelara, if you want to, and also click the bell para ma-notify kayo pag may mga bago akong upload. Thank you and see you on my next video. Bye!